Maligayang pagbabalik sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Ang pelikula natin ngayong araw ay sci-fi action na Marvel movie na ang Spider-Man 2 na narilis sa taong 2004. Bago tayo magsimula ay shoutout raw kina Maclens Manase, kay Theo, at kay Johan Quasay. Ngayon wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating Tagalog Recap. Si Mary Jane Watson o si MJ ay isa ng matagumpay na Broadway actress habang si Peter Parker naman ay isang pizza delivery man na madalas late dahil sa pagiging si Spider-Man. Inis na sinabihan siya ng boss niya na kailangan niya ma-deliver ang mga pizza na yon sa loob ng 8 minutes pero dahil sa traffic ay dinala niya ito bilang si Spider-Man ngunit may nakita siyang mga bata sa kalsada na masasagasaan kaya't iniwan niya muna ang mga pizza at mabilis na niligtas ang mga ito rito. Pagkatapos ay kinuha na niya ang pizza sa gusali pati ang isang slice nito bago pakainin ng lalaki roon. Subalit na late si Peter sa pag-deliver ng mga pizza at sinabi ng customer sa kanya na hindi nito babayaran ang mga yon. Dahil rito ang boss niya ay tinanggal na siya sa trabaho. Maya-maya naman si J. Jonah Jameson sa Daily Bugle ay tinatanggal na rin siya bilang freelance photographer dahil sa mga artistic na mga litrato niya at sinabing binabayaran niya siya para sa mga litrato ni Spider-Man. Pero nagdahilan si Peter na ayaw na raw magpakuha ng litrato sa kanya ni Spider-Man dahil pinapalabas ni Jameson sa buong syudad na masama siya. Si Jameson naman ay pinapaalis na siya roon at napilitan na si Peter ibigay ang litrato ni Spider-Man, kinuha ito ng lalaki at plano niyang ilagay sa front page ng dyaryo nila at palabasin uli na masama si Spider-Man. Binayaran niya si Peter rito ng $300 ngunit sinabi ng sekretarya ni Jameson kay Peter na kulang pa yun para sa nakuha niyang cash advance na karaan. Sa sunod na eksena ay tumatakbong pumunta sa school si Peter ngunit nakasalubong niya sa daan ang guro niya na si Dr. Connors at sinabing tapos na ang klase nila. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya nito na tapusin na ang sinusulat niyang report patungkol sa proyekto ni Dr. Otto Octavius. Kinagabihan pagpunta ni Peter sa bahay ng tiyahin niya na si May ay sinurpresa siya nito roon kasama sina MJ at Harry Osborn sapagkat ang araw na yun ay ang birthday pala niya. Sinabi naman ni Harry kay Peter na isa na siyang head of special projects sa Oscorp at ang hinahangaan ni Peter na si Otto Octavius ay pinopondohan ang proyekto nito patungkol sa fusion reaction. Sinabi pa ni Harry na bukas ay papakilala niya siya sa kanya na kinatuwa ni Peter dahil nagsusulat raw siya ng report para sa proyekto nito. Nabanggit rin ni Harry sa kanya na kanina pa siya hinihintay ni MJ roon pero sumagot si Peter na wala siyang oras sa kanya dahil sobrang busy na siya. Inis na sinabi naman ni Harry na naging sobrang busy siya sa pagkuha ng mga litrato ni Spider-Man, pagkatapos ay tinanong niya siya kung alam ba niya kung sino ito ngunit hindi makasagot si Peter na kinainis ni Harry sa kanya. Ilang saglit nakita naman ni Peter ang letter na maaring makuha na ng bangko ang bahay nila. Sumagot si Aunt May na dahil ilang buwan na rin siyang hindi nakakabayad ng loan nila sa bangko pero binigyan niya pa ng $20 si Peter dahil sa ngayon ay kaarawan niya. Maya-maya pagtapo ni Peter ng mga basura ay nakausap niya roon si MJ at sinabing masaya siyang makita uli siya pagkatapos ay nabanggit niyang may boyfriend na siya ngayon. Nagkunwari naman na masaya si Peter para kay MJ at sinabihan nito na pupunta raw siya bukas sa stage play niya na kina-excite ng babae. Pag-uwi naman ni Peter sa apartment niya ay agad na siningil siya roon ng rente ng landlord na si Mr. Ditkovich dahil ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ngunit walang maibigay si Peter pero mabilis na kinuha nito ang $20 na nasa kamay niya. Kinabukasan ay pinakilala na ni Harry si Peter kay Dr. Octavius at nabanggit raw sa kanya ni Dr. Connor na matalinong estudyante siya ngunit tamad mag-aral. Hindi sapat ang pagiging matalino at kailangan niya magsipag dahil ang talino ay hindi isang privilege kundi isang regalo na dapat ginagamit sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos ay nakita ni Peter roon ang ginagawang fusion reaction machine ni Octavius na magbibigay raw ng walang hanggang malinis at renewable power supply sa mundo. Ngunit nangangamba si Peter kung magagawa ba itong ma-stabilize ni Dr. Octavius dahil kung hindi ay maaari itong sumabog ng malakas sa buong syudad. Positibong sinagot naman siya ni Octavius na sigurado siyang alam niyang ligtas ito dahil ito na ang trabaho niya sa buhay. Sa gabing iyon ay naghanda na si Peter upang pumunta sa Broadway show ni MJ. Subalit habang nasa biyahe ay may mga kriminal na hinahabol ng mga pulis at biglang sinagasaan ng mga ito si Peter pero mabilis na nakatalon siya sa motor niya. Nabaril ng mga kriminal ang isang kotse ng mga pulis at naaksidente ito ng matindi sa kalsada pero agad na nasaputan ito ni Spider-Man. Hinabol niya ang mga kriminal at nagawang saputan ang mga ito at sinabit sa isang poste sa kalsada. Ilang saglit ay nakapunta sa entrance ng Broadway si Peter pero hindi siya pinapasok roon dahil hindi na raw maaaring pumasok ang mga late. Maya-maya pagkatapos ng show ay nakita niya sa labas si MJ na sinalubong ng bago niyang boyfriend na labis na kinawasak ng puso niya.
Bigla naman may dumaan na mga pulis na humahabol uli ng mga kriminal at agad na hinabol rin ito ni Peter, subalit ilang saglit ay hindi niya magawang makapaglabas ng sapot sa pulso at bumagsak siya. Pagkatapos ay bumangon si Peter roon na labis na nagtataka kung anong nangyayari sa kanya. Sa sunod na araw ay dumalo si na Peter sa demonstration ni Dr. Octavius ng kanyang fusion reaction kasama ang asawa nito na assistant niya roon. Sa umpisa ay pinakita niya ang mga actuators o mga smart arms niya na hindi tinatabla ng init at magnetism na kanyang dinisenyo upang matagumpay na makalikha ng fusion reaction. Ang mga smart arms ay nakakonekta sa utak niya upang makontrol ang mga ito. At dahil may sobrang advanced na artificial intelligence ang mga actuators ay naglagay siya ng inhibitor chip sa kanyang batok na nagpapanatili ng kontrol niya sa mga ito imbis na ang mga actuators ang kumontrol sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan na ni Octavius ang demonstration sa paglabas niya ng sobrang rare na elemento na ang tritium. Nagpapasalamat raw siya sa Oscorp sa pagsupply sa kanya nito upang mapatakbo ang proyekto niya. Nang isinagawa na ni Dr. Otto Octavius ang fusion reaction gamit ang machine niya ay naging stable ito sa tulong ng mga smart arms niya. Subalit hindi nagtagal ay nagsimula itong humigop ng maraming bagay sa lugar pero sinabi ni Octavius na huwag mangamba at magiging stable rin ito. Ngunit tuluyan ang naging unstable ang fusion reaction at nagsimula nang lumabas ang malakas na enerhiya nito roon. Si Peter naman ay agad na sinuot ang suit niya at sinubukan na pahintuin ang machine pero mabilis na pinigilan siya ni Octavius. Biglang nawasak ang mga salamin ng bintana roon at tumama ang isang basag na salamin sa asawa ni Octavius na kinamatay nito. Si Octavius naman ay biglang nakuryente ng fusion reaction na kinasunog ng chip sa batok niya at nahimatay siya. Si Spider-Man ay malakas na hinugot ang lahat ng power cable ng machine at huminto ito pero sumabog pa rin ang malakas ang fusion reaction roon. Maya-maya ay sinakay sina Octavius sa ambulansya. Kinagabihan sa ospital ay nakitang labis na humalo ang wires ng actuators sa spine ni Octavius dahil sa nangyari sa kanya kanina. Sinubukan na tanggalin ng mga surgeon ang mga ito kay Dr. Octavius subalit ang mga mechanical arms na ito ay walang awang inatake at pinagpapatay roon ang lahat ng mga surgeon sa buong pasilidad na nagmistulang eksena sa isang horror film. Nang nagising si Octavius roon ay labis na nagsisi siya sa nagawa ng mga actuators niya sa mga surgeon. Pagkatapos ay lumabas siya sa ospital hanggang sa nakarating siya sa isang abandonadong gusali na nasa gitna ng ilog. Kinabukasan ay sinabi ni J. Jonah Jameson na kumalat na sa buong syudad ang nangyari kay Octavius at napag-usapan nila ng tauhan niya na tawagin siyang si Dr. Octopus o si Doc Ock. Pagkatapos ay sinabihan niya si Peter na maging photographer sa planetarium party ng anak niya bukas ng gabi. Pero humingi agad si Peter ng advance payment sa kanya at pinagtawanan lang siya nito at sinabing hindi niya siya babayaran sa pagtayo niya lang roon. Samantala sa abandonadong gusali, si Octavius ay napansin na nasira na ang inhibitor chip sa batok niya at napansin niyang unti-unting kinokontrol na ang utak niya ng kanyang mga mechanical arms. Pagkatapos ay nagplano na siyang bumuo uli ng mas malaking fusion reaction machine at upang magawa ito ay kailangan niyang magnakaw. Kapag nabuo na niya raw ito roon ay magkakaroon siya ng malakas na kapangyarihan at wala nang makakapigil sa kanya. Sa sunod na eksena sina Peter at Aunt May ay na-decline sa bangko matapos mag-file ng mga dokumento upang mabalik ang bahay nila at makakuha ng loan. Subalit si Dr. Octopus ay nandoon rin upang magnakaw at nagkataong hinagis nito ang pinto ng vault kina Peter na agad na naiwasan nila. Mabilis na pinatalsik ni Dr. Octopus ang mga security guards ng bangko pero hindi nagtagal ay nagpakita na si Spider-Man roon at mabilis na hinagisan siya ni Octavius ng mga sako ng barya pero nagawang mahagisan rin siya ni Peter ng isang sako. Biglang hindi na naman makapaglabas ng sapot si Peter at dito na siya natamaan ni Doc Ock at bumagsak siya. Kinuha si Spider-Man ng kalaban at inipit ang ulo pero nagawa na niyang saputan ng mga bagay roon at hinampas ito kay Dr. Octopus pagkatapos ay tumalsik siya sa labas. Mabilis naman na kinuha roon ni Octavius si Aunt May at dinala paakyat sa isang gusali. Pinigilan siya ni Spider-Man pero agad na hinulog nito si Aunt May roon. Nagawang saputan ni Peter si May sa ere at nakasabit ito sa isang istatwa ng gusali. Hinampas naman ng maraming beses ni Doc Ock si Spider-Man sa pader ng building pagkatapos ay hinagis ng malakas. Kinuha uli ni Octavius si Aunt May at mabilis na sinugod siya ni Peter roon. Pero si Doc Ock ay planong saksakin si Peter ngunit mabilis na hinampas siya ng payong ni Aunt May at nahulog siya roon pero mabilis na sinaputan siya ni Spider-Man at niligtas sa pagkahulog. Agad naman na pinagbabaril na si Doc Ock ng mga pulis kaya't mabilis na umalis na siya sa lugar na may dalang dalawang sako ng mga gold coins. Maya-maya pagsapit ng gabi ay dumalo si Peter sa planetarium party upang kumuha ng mga litrato.
Pero ilang saglit ay nakita niya roon si Harry na mabigat ang kalooban na naglalasing dahil sa ginawa ni Octavius sa proyekto nila at kay Spider-Man na kinaiinis niya kay Peter sa pagiging photographer niya rito. Hindi nagtagal ay dumating na roon ang astronaut na anak ni J. Jonah Jameson na si John Jameson na kasama si MJ. Magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman ni Peter nang makita sila roon. Maya-maya ay nakita ni Peter si MJ na mag-isa sa isang tabi at humingi siya ng patawad rito sa hindi pagpunta sa stage show niya. Sinabi naman ng babae na lahat ng mga importanteng tao sa buhay niya ay napanood na siya roon ng maraming beses. Pero labis na kinasama ng loob niya na si Peter ay hindi man lang makapunta kahit isang beses roon. Makalipas ang ilang saglit ay lasing na hinarap si Peter ni Harry at sinabing labis na nagagalit siya sa kanya dahil mas loyal pa raw siya kay Spider-Man kesa sa kanya na best friend niya. Hinayaan niya raw mamatay ang ama niya sa hindi pagsabi kung sino si Spider-Man. Pagkatapos ay sinampal niya si Peter ng ilang beses at umalis roon. Maya-maya ay inanunsyo sa party ni John na pumayag na si MJ na pakasalan siya na mas lalong kinawasak ng puso ni Peter. Pagkatapos ay umalis na si Peter sa party at nag-swing sa syudad, subalit hindi na uli magawang makapaglabas ng sapot ni Peter at bumagsak siya. Sinubukan niyang gumapang sa pader pero bumagsak lang rin siya rito. Kahit ang paningin niya ay lumabo na uli. Samantala si Dr. Octopus ay sinimula ng gumawa ng kanyang panibagong machine. Sa sunod na araw ay nagpa-check up si Peter at sinabihan siya ng doktor na okay naman siya at sa tingin nito na ang problema ay madalas siyang stress na posibleng dahil sa heartbreak o masamang panaginip. Dito na kinuwento ni Peter na nanaginip raw siya na siya si Spider-Man pero biglang nawawala ang kapangyarihan niya at bumabagsak siya. Sumagot ang doktor na marahil ay hindi siya dapat na maging Spider-Man kaya't madalas siyang bumabagsak. Dagdag pa nito na maaari pa rin niyang piliin kung magiging sino talaga siya. Dahil rito ay napag-isip-isip ni Peter na hindi na maging si Spider-Man at tinapon na niya ang kanyang suit sa basurahan. Pagkatapos ay sinimulan na niyang mamuhay ng normal at nakakapag-focus na siya sa pag-aaral niya. Ang mga pulis na humahabol ng kriminal ay pinanood niya lang lumagpas. Kinagabihan ay nagawa na rin niyang makadalo sa stage play ni MJ na labis na kinatuwa ng babae sa kanya. Pagkatapos ng show ay sinabi ni Peter kay MJ na pagpatuloy na nila ang kanilang relasyon at balang araw ay papakasalan niya siya. Subalit sinabi ni MJ na hindi naman naging sila at huli na si Peter dahil ikakasal na siya kay John. Pagkatapos ay iniwanan na siya roon ng babae. Isang araw ay may pumuntang lalaki sa Daily Bugle upang ibigay roon ang nakita nitong suit ni Spider-Man sa basurahan na labis na kinatuwa ni Jameson at binigyan ang lalaki ng $100 para rito. Pagkatapos ay pinablish ni Jameson sa mga dyaryo nila na wala na si Spider-Man. Sa deleted scene, ang Spider-Man suit ni Peter ay sinuot ni J. Jonah Jameson sa opisina niya at sobrang natuwa siya rito habang nagkukunwaring nagpapalabas rin ng mga sapot sa kung saan-saan. Nakita naman siya roon mula sa bintana ng tatlong mga tauhan niya pero binaliwala lang ito ni Jameson. Sa sunod na eksena ay natapos na ni Dr. Octopus ang kanyang malaking fusion reaction machine. Maya-maya si Harry ay pinuntahan ni Dr. Octavius at sinabing kailangan niya ng mas maraming tritium. Subalit tumanggi si Harry at sinabing mawawasak niya ang syudad pero binantaan siya ni Doc Ock na ihuhulog siya roon. Bigla naman naisip ni Harry na ibibigay niya ang lahat ng tritium ng Oscorp kay Octavius kung madadala nito sa kanya si Spider-Man ng buhay. Malalaman niya raw kung nasaan ito mula kay Peter na photographer ni Spider-Man. Pumayag naman si Doc Ock at agad na umalis roon. Kinabukasan ay nabasa ni Peter sa dyaryo na labis na tumaas na ang crime rate sa syudad. Maya-maya ay may nakitang nasusunog na gusali si Peter na nalaman niyang may na-stock na bata roon kaya't matapang na pinasok niya ang nasusunog na gusali kahit pawala na sa kanya ang kapangyarihan niya at sobrang nahihirapan siya hanapin ang bata sa loob. Ilang saglit ay nahanap na ito ni Peter subalit labis na nahihirapan pa rin siya lumabas sa gusali kasama ang bata hanggang sa nagawa na niyang malabas ang bata roon at binigay siya sa mga magulang niya. Nang naapula na ang sunog ay natuwa kay Peter ang isang bumbero ngunit narinig niya sa mga ito na may iba pang mga tao na hindi nakalabas sa gusali at namatay. Nagsisi naman si Peter rito dahil hindi niya nagawang iligtas rin ang mga ito. Sa sunod na araw ay pumunta si Peter sa bahay ni Aunt May na kasalukuyang nag-iimpake upang umalis na roon habang tinutulungan ng batang kapitbahay nila na si Henry. Sinabi naman ng bata kay Peter na nalaman niyang kumukuha siya ng litrato ni Spider-Man at tinanong nito sa kanya kung babalik pa ba siya pero sumagot si Peter na wala siyang ideya kung babalik pa ito. Si Aunt May ay sinabing kailangan ng mga katulad ni Henry ang isang bayani na katulad ni Spider-Man na laging nagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging matapang at laging nagsasakripisyo ng mga bagay kahit pa ang mga pinakagusto o mga pangarap nito. Dahil sa sinabi ni Aunt May ay napagdesisyonan ni Peter subukang ibalik na muli ang kapangyarihan niya sa pagtalon sa isang gusali subalit bumagsak lang siya rito at labis na nasaktan ang likod niya.
Sa kasalukuyang iyon si MJ ay naghahanda na ng mga invitation cards para sa kasal nila ni John. Pagkatapos ay naisip niya na halikan ang lalaki sa kung paano sila nagkahalikan noon ni Spider-Man, pero na-realize ni MJ na kakaiba at espesyal ang paghalik sa kanya ni Spider-Man noon. Kinabukasan ay nakipagkita si MJ kay Peter at sinabing napag-isipan niya ang sinabi nito nakaraan na ituloy na ang relasyon nila. Ngunit sinabi ni Peter na napag-isip-isip rin niyang hindi na ituloy ang kanilang relasyon at nagsinungaling pa siyang hindi niya siya mahal. Pero sinabi naman ni MJ na halikan niya siya dahil may nais lang siyang malaman. Subalit nang maghahalikan na sila ay biglang bumalik na ang spider sense ni Peter at mabilis na iniwasan ang kotseng malakas na hinagis sa kanila roon. Ito pala ay si Dr. Octopus at sinabihan si Peter na sabihan si Spider-Man na makipagkita sa kanya kundi ay papatayin niya si MJ. Pagkatapos ay hinampas ni Doc Ock si Peter sa pader at agad na kinuha ang babae roon at umalis na siya sa lugar. Galit na bumangon naman roon si Peter na bumalik na ang kanyang lakas at napansin rin niyang bumalik na rin ang kanyang malinaw na paningin. Pagkalipas ng ilang oras ay hindi pa rin mahanap ng mga tauhan ni Jameson ang fiancé ng anak niya at sinisisi ang sarili kung bakit nawala na si Spider-Man na dapat ay pipigil kay Dr. Octopus, pero ilang saglit ay sobrang bilis na kinuha ni Spider-Man ang suit niya roon at biglang sinabihan siya ni Jameson na magnanakaw, pagkatapos ay pinablish na bumalik na siya. Maya-maya ay pinuntahan ni Spider-Man si Doc Ock sa tuktok ng Clock Tower, ngunit hindi nito kasama si MJ kaya't buong lakas na kinalaban niya siya at nagkaroon sila rito ng matinding labanan ni Dr. Octavius. Sa gitna ng paglalaban naman nila ay bigla silang bumagsak sa dumaan na tren at dito nilang dalawa pinagpatuloy ni Spider-Man at Dr. Octopus ang mainit at sobrang tinding paglalaban nila. Hanggang sa nagawang mapatalsik ng malakas si Peter ng kalaban mula sa tren, mabilis na nakabalik si Spider-Man roon, subalit naghagis ng dalawang mga pasahero ng tren si Dr. Octopus na magaling na niligtas niya sa pagsalo sa mga ito gamit ang mga sapot niya. Pagkatapos si Doc Ock ay sinagad ang bilis ng tren at tinanggal ang shifter knob nito at agad na umalis roon. Sinabi naman ng driver kay Peter na hindi nito mapigilan ang tren at sumabog pa sa mukha niya ang parte ng tren kaya't tinanggal niya ang kanyang maskara. Pagkatapos ay nakita niyang malapit na ang tren sa pinakadulo ng riles. Agad naman na pinigilan ni Peter ang tren gamit ang mga paa niya, ngunit walang epekto ito rito dahil sa sobrang bilis ng tren. Kaya't ang sunod na ginawa niya ay sinaputan naman ng sobrang dami ang napakaraming mga gusali sa gilid at buong lakas na pinahinto ang tren hanggang sa pinakadulo ng riles at nagtagumpay siyang pahintuin ito. Pero dahil rito ay labis na nanghina si Peter at dahan-dahan siyang pinasok ng mga pasahero ng tren sa loob. Nang nagkamalay na siya rito ay binalik sa kanya ang maskara niya. Agad na bumalik naman roon si Doc Ock upang kunin si Spider-Man, pero humarang sa kanya ang napakaraming pasahero ng tren. Subalit mabilis na hinampas ni Octavius ang mga ito sa bintana ng tren, pagkatapos ay inatake si Spider-Man at kinuha roon. Sa sunod na eksena ay dinala ni Dr. Octopus si Spider-Man sa bahay ni Harry at binigay ni Harry ang malaking tritium ng Oscorp sa kanya. Agad na kinuha naman ito ni Octavius at mabilis na umalis roon. Pagkatapos si Harry ay kumuha ng patalim at papatayin na si Spider-Man, pero bago gawin ito ni Harry ay tinanggal niya ang maskara nito na labis na kinagulat niya na makitang ito pala si Peter na best friend niya. Tinanong naman ni Peter sa kanya kung nasaan si Doc Ock dahil binihag nito si MJ, at nalaman ni Peter kay Harry na gumawa uli ng machine si Octavius. Agad na pinuntahan ni Peter sa abandonadong gusali si Doc Ock na sinimula ng lumikha ng mas malaking fusion reaction power. Sinubukan iligtas ni Peter si MJ pero mabilis na inatake siya ni Octavius. Ilang saglit ay nagawa siyang patalsikin roon ng malakas ni Dr. Octopus, pero mabilis na nakabalik si Spider-Man sa gusali at inatake si Octavius, pagkatapos ay sinuntok ang kalaban ng maraming beses. Subalit ang babae ay unti-unting hinihigop na ng fusion reaction machine. Si Spider-Man naman ay mabilis na sinaputan roon si MJ at nagawa niya itong maligtas, ngunit biglang hinampas ng kahoy si Peter ni Octavius at nabalibag ng malakas. Inangat ni Doc Ock si Spider-Man at tatapusan na ng buhay, pero mabilis na sinalag ni Peter ang mga wire ng machine at labis na nakuryente rito si Doc Ock. Pagkatapos ay agad na hinugot ni Spider-Man ang mga wire ng machine nito. Ngunit ang fusion reaction power ay hindi namatay dahil sa self-sustaining na ito at mas humihigop pa ng malalaking bagay sa buong lugar. Tinanong naman ni Peter si Octavius na nawala na sa kontrol ng mga actuators kung paano pahihintuin ang fusion reaction. Subalit na kontrol na uli si Octavius ng mga mechanical arms niya at sinakal si Peter. Si Peter naman ay pinaalala sa kanya na ang talino ay dapat na ginagamit sa ikabubuti ng lahat. Dagdag pa niya na minsan ay kailangan nilang isakripisyo ang mga bagay na pinakanais nila kahit pa ang mga pangarap nila.
Na-realize naman ni Octavius na tama si Peter at nagawa na niyang kontrolin ang mga mechanical arms niya. Pagkatapos ay sinabi kay Peter na upang mapahinto ang fusion reaction ay kailangang ilubog ito sa ilalim ng ilog at siya na raw ang gagawa nito. Si MJ naman ay nakitang si Peter na siya si Spider-Man, ngunit mababagsakan siya ng pader ng gusali pero mabilis na pinigilan ito ni Peter at malakas na hinagis palayo roon. Samantala si Dr. Octavius ay sinabi sa sarili na hindi siya mamamatay na isang halimaw habang winawasak niya ng tuluyan ang kanyang machine at unti-unting nilulubog ang fusion reaction power sa ilog, hanggang sa nalunod na siya rito kasama ng kanyang ginawang machine. Umalis na roon sina Peter at dinala niya si MJ sa ginawa niyang malaking sapot. Sinabi sa kanya rito ni MJ na matagal na niyang hinala na siya si Spider-Man. Sumagot si Peter na ito ang dahilan dati pa kaya't hindi maaring maging sila dahil palagi siyang magkakaroon ng mga kalaban na maaring magdala sa kanya sa matinding panganib at labis na ikinalungkot ito ng babae. Binaba na ni Peter si MJ at sinalubong siya roon ni John habang tinitingnan siya ni Peter sa malayo. Pagkatapos ay umalis na siya roon. Sa kasalukuyang iyon si Harry na hawak pa rin ang patalim ay nakausap niya sa isip ang kanyang ama na si Norman Osborn mula sa kanilang salamin at sinabi nito na ipaghiganti niya ang pagpatay sa kanya ni Peter pero hindi sumang-ayon si Harry dahil best friend niya si Peter. Pinagpilitan ito ni Norman at galit na winasak ni Harry ang salamin. Dito na niya nakita ang sikretong silid ng ama niya kung nasaan ang lahat ng mga gadget at suit nito bilang si Green Goblin. Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng kasal ni MJ kay John Jameson. Subalit hindi pumunta si MJ sa simbahan at dumiretso siya sa apartment ni Peter. Sinabi niya rito sa kanya na napagdesisyonan na niyang nais niyang harapin ang lahat ng panganib na kasama siya. Labis na kinatuwa ito ni Peter at nagkahalikan sila roon pero biglang nakarinig si Peter ng sirena ng mga pulis at sinabihan siya ni MJ na puntahan agad iyon. Si Spider-Man naman ay sobrang saya na nag-swing sa syudad habang hinahabol ang mga kriminal na hinahabol rin ng mga pulis. Dito na nagwawakas ang isa na namang matinding Tagalog recap natin mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.